ang patatas, itlog at kape. Pagharap sa mga problema sa buhay. May isang anak na may hinaharap na malaking suliranin. Dahil sa bigat at parabang sunod-sunod na pagdating ng problema, hindi na niya alam kung ano pa ang maaari niyang gawin at halos mawala na rin siya ng pag-asa na maayos pa muli ang lahat. Sa mga panahong gulong-gulo ang kanyang isip, isang tao lamang alam niyang malalapitan upang mahinga ng payo, at iyon ay ang kanyang ina. Pinuntahan niya ito at nadatnan niya ang ina na nagluluto sa kusina. Matapos siya magmano ay kinumusta na siya nito na parabang alam na agad na mayroon siyang dinaramdam. Bago pa siya makapagsimulang magsalita ay hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Inilahad niya ang mga nangyayari sa kanya, ang kanyang mga tinitiis at hinaharap sa araw-araw. Habang ikinakwento niya ang kanyang mga saloobin, ay nakikinig lamang ang kanyang ina at patuloy sa kanyang pagluluto. Maya-maya ay naglabas ito ng patatas, sariwang itlog at ilang butil ng kape. Inilapag ang mga ito sa kanyang harapan bago inihulog sa kaldero ng kumukulong tubig. Bahagyang nagtaka ang anak sa ginawa ng ina at tinanong pa ito, "Nay, nakikinig po ba kayo sa akin?" Sumagot ang kanyang ina, "Oo anak, sige lang. Ipagpatuloy mo ang pagkukwento at pinakikinggan kitang mabuti kahit nagluluto ako." Nagpatuloy nga siya sa paglalahad ng kanyang mga problema at mga dinaramdam. Tinapos niya ito sa pagsasabing, "Hindi ko na alam ang gagawin na eh. Hirap na ako. Parang gusto ko nang sumuko." Hindi agad nagsalita ang kanyang ina. Hinango nito ang pinakuluang patatas at itlog at nagsali ng kape sa isang tasa. Inilagay ang mga ito sa kanyang harap at tinanong siya, "Ano ang iyong nakikita?" Mahina ang kanyang sagot na may kasamang pagtataka. "Patatas, itlog, at kape. Bakit po?" "Lumapit ka at subukan mong pisilin ang patatas." Sinunod naman niya ito at bahagyang nadurog ang malambot na patatas. Pagkatapos ay pinabasag naman sa kanya ang itlog upang malantad ang tumigas na puti nito. Sa huli, pinahawak sa kanya ang tasa ng kape at nalanghap niya ang kaaya-ayang amoy ng mainit na kape. Ngunit muli siyang nagtaka at tinanong ang kanyang ina, "Ano kinalaman ng mga ito sa problema ko, Nay?" Mahinahon at malinaw ang sagot ng kanyang ina, "Pare-pareho lamang ang pinagdaanan ng mga bagay na yan, anak. Lahat sila ay isinalang sa kumukulong tubig. Ngunit iba't iba ang kanilang naging reaksyon at kinalabasan. Ang patatas ay matigas, malakas, at animo'y hindi magagalaw. Ngunit pagkatapos dumaan sa kumukulong tubig, ay lumambot, humina, at madaling nadurog. Ang itlog naman ay parang napakadaling mabasag noong una. Ang panlabas na balat ang siyang nagbigay proteksyon sa malambot na loob. Nang inilagay ito sa kumukulong tubig, wala man pagbabago sa itsura, naging matigas naman ang loob nito. Ang mga butil ng kape ay kakaiba. Matapos ihulog sa kumukulong tubig, ay binago nito ang tubig. Alin ka ba sa kanila, anak? Kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay,
mo ito hinaharap? Ano ang epekto sa iyo ng mga problema? Tulad ka ba ng patatas na parang matibay sa simula? Ngunit pagdating ng pagsubok ay nanghihina at madaling sumuko? Ikaw ba ay parang itlog na may malambot na kalooban? Ngunit nagiging matigas at manhid dahil sa mga problema sa buhay? Maaaring hindi nagbago ang iyong panlabas na anyo, ngunit naging matigas ang iyong kalooban at naging manhid ang iyong puso. O ikaw ba ay katulad ng mga butil ng kape na iniiba mismo ang sitwasyon na kinapapalooban sa harap ng mga pasakit at paghihirap sa buhay? Mas nagiging matatag ka ba at sinisikap na baguhin ang iyong kalagayan? Sa oras ng matinding pagsubok sa buhay, ano nga ba ang kahalintulad mo? Ikaw ba ay isang patatas, itlog, o kape?